Doon tayo sa kaya ng bulsa. And that's why, for 150 bucks, parang feeling ko good 3 to 4 people na to. Tatayo. Or, give me tayo. Kaya rin naman na doon tayo sa cute at fluffy. Sus naman! Anak mo! Ay, sus! Saan nilalagay yung battery mo? Ay, sorry, gumagalaw ka pala. Oh no! Ito na ang sign na inaantay nyo, Beros. Biyahe na tayong lahat sa Probinsya ng Bohol. Double lang tayo, kaya pa. Kaya! So, as you know, Chocolate Hills, very iconic symbol of Bohol. It's been a while since we last saw these beautiful chocolate hills. Na ngayon ay green. Nice weather. Couple of, 100 plus steps to reach the top, because what we're gonna do is try out their new rides. Para sulit, pwede kayong sumakay sa bike zipline papunta sa kabilang tower. World War II ang outfit ko ngayon. But okay lang, double lang tayo. Kaya pa. Kaya! Pwede naman sumakay sa tinatawag nilang Wave Runner pabalik. First time natin ginawa yun. First time natin, isip ko, meron ba dito'ng tubig? Yung pala Wave Runner nila ay zipline, pero may surfboard. So it's pretty much like a zipline, wherein syempre may harness ka. Pero naka-apa ka lang sa board. So it's pretty much like surfing, pero nasa Erica. Parang ganun. Stig. So it's just like a couple of seconds. It gives just a different twist lang when it comes to ziplining. But this one is different. Like it. Sa usapang abot-kaya naman, yakang-yaki yan sa kainang ito. Siguradong hindi aangal ang wallet nyo rito, Bieros. At meron pang for sharing. Ito ang kanilang bilao set for 2,500 pesos. Na kayang busugin ang 15 na tao. Ah, familiar setup. Meron tayo dito ang portable stove top. Meron tayong puso. Meron tayong mga ingredients dito na kailangan natin lutuin in just a little while. Apparently, marami na nagkagusto ng pungpupungpo style of food. At sa mga hindi nakakalam, yung niluluto natin ngayon ay tuslog buwa. Yes! So, yung tuslog buwa is yung tuslog kasi it's to dip. Now, the star ingredient of tuslog buwa na nalaman ko lang just a few weeks ago ay ang pig's brain. Sa halip na atay ang hinahalo sa utak ng baboy, kalamay ang ginagamit nila. Kuha sila ng puso at i-dip nila. I got it! I knew it! Lasa niya, gravy. And that's why, for 150 bucks, parang feeling ko good 3 to 4 people na to. At ayaw, 4, give it tayo. Slow. Isa pang proud Boholano ang TikTokerist na si Cynthia Alambatin. Nakilala si Cynthia dahil sa kanyang cooking videos online. Simple at katakam-takam kasi. At mukhang may experience ko ang isang mga luto niya. Eat it! Woo! Atong kumay-bay dyan. Inay-bay. Saba? Ay, ano
ko nang hindi na narinig yung pinaypay na term. Pinaypay ang lulutuin ni Cynthia para sa akin. Ang klase na saging na ginagamit natin ay saba. So mostly ito talaga yung famous na saging dito sa Bohol. So simple lang to na klase na pinaypay. Parang walang ka-pressure pressure kasi niluto lang siya agad, no? So hindi katulad ng ano yung merong may pinaypay kasi na lalagyan pa ng mga coating. Ganun pa ito, napaka-simple. And then, sure bowl na masarap. Oh, diba? Luto na po ang ating Pinay Pie. So, I remember when I was a kid, ito talaga yung sikat na tinda sa kantin. So, napaka-mura pa, tapos napaka-sarap. Kasama sa mga mini-merienda nila dito at match na itong Pinay Pie. Ay, ang sali lang. Chocolate ba tirol? But I'm not sure kung yung term nila. Sikwat! Ang tagal ko nang hindi narinig yung term. Sikwat eh! Hindi masyado matamis. Dahil yung kinakain mo dapat may tamis na. So it's a good match. So yung Pinay Pie, well, how they present it here, you buy one, but you get three. Smart. At least for sharing. Hindi rin nakawala ang Bohol sa kahit anong pagkaing may ube. Presenting the Ube Biko. Uy. Ang sarap pagbagong luto. Ang bagong init. Yes, hindi lang food coloring. Nalalasahan niyo yung ube. Yes, may konti alat. Dahil may keso. Siyempre may tamis. Dahil may... Lito-lito. Latik! Pasensya na. Tumatanda na at sa sobrang sarap ng pagkain ay marami ako nakakalimutan. Crescentia Food and Coffee opened last 2016. It is the ancestral house of my great-grandfather. It was built on 1905. Nakakain nga tayo ng masarap. Paano ng outdoor adventure? Yung likod yan po, 100 meter, dagat na siya. So that's why if you ocean high tide, this keep high tide dito siya. And this water, sir, brackish water siya. And may mga isda and crab na galing sa dagat. Kayo po ba i-broadcaster? Kasi process niyo po talaga. Dati ako announcer ng radio, sir. Natanggal po kasi nakain yung microphone. Nakita yung dalawang butas sa taas? Opo. Yung dalawang butas sa taas na makikita natin, that's the original entrance dati po. So this cave po, tinatawag siyang hinagdanan cave, not because na may hagdanan dito or doon. So yung farmer na nakadiscover sa cave dati, siya yung una nag-improvise na tinahagdan na kawayan dyan para pumasok dati dito. During the earthquake in Bohol, 7.2 magnitude. Kamusta nga? Yung cave kahit isang bato, sir, walang nakuhulog or nabalik. Wow. Kayang masulit ang buong araw na gala? Kaya... Basta game kayo sa mga adventure. Takalimig. Konting alat. Geros, alam niyo bang merong tinapay sa Bohol na hindi malambot at may lasang chicharon? Nagsimula po sina parents pa po ng lola ko noon pang panahon ng Espanyol. Parang dati po kasi marami po yung supply ng harina. Dati po dinadala nila ito, binebenta nila ito sa mga bukid kasi pag piyesta po kasi ito po ay mabenta. Sa paggawa po ng dough, papatubuin natin yung yeast at tubig. Next po, lagay po ng margarine at lard at isang kutsarang mantika ng baboy. Yun po talaga ang parang main ingredient niya. Kaya pagsiki mo, para siyang chicharon na matamis. After po neto, mamasahin po yung dough. Yun na po, ilalatag po siya dun sa plywood. Tapos, kada layer po, para mas malutong po siya, pinapahiran po siya ng mantika ng baboy. Hanggang sa tatlong layer po. Yung parang chasing pin para po pag slice mo po sa tinapay hindi po siya mag-open. Princess po galing po siya sa lumang grandfather clock.
Bukod sa Tinapay Crisps, may sariling version din sila ng torta. Pero hindi ito yung ulam, ha? Tapto? Yes, para siyang otap? Ayok mag-tap. Ayok mag-tap kumain. Togo. Togo. Hindi otap. Pero ang ginagawa natin, nag-uotap tayo. Seriously speaking, very thin. I like thin thing. I like my pizza thin. Oh no! Sayang. Dahil nga binibiran siya ng konti kasuka lang sa taas. Just the right amount of sweetness. Perfect dito. Kado inom ka ng kape. Si kuate. Chocolate butter roll. Ice cream. Ice cream. Nakapag-warm up na, kaya handa na tayong maglibot sa isang agritourism farm dito sa Panglao. Kasagsagan ng pandemya nang itinayo ang farm para makatulong sa mga empleyado ng isang hotel na hindi makapagtrabaho noon. Look! Kids, you're gonna love this. Look at that. Come on, let's go guys! Look! Looky, looky! Looky, looky! Therapeutic also for people, of course. You know, I mean, of course you're feeding them, but it's pretty much like mga aso or yung mga pusa na pwedeng ipet para lang sa health and wellness ng tao, no? Parang ganun din yung mga to, eh. Sus! Stay here all day. I could stay here all day. So, sining nanay at tatay nyo? Anak nun! Ay, sus! Oh, goodness. Ito ba naman ito? Kanang eyeshadow. Teka. Saan na nalagay yung battery mo? Ay, sorry. Gumagalaw ka pa. Ay, sus naman ito. Bali, manganak po sila for 30 days po yung pregnancy nila. Then after manganak na sila, then once na mag-anak na yung babae, binubunot po niya yung balhibo nila to cover their yung newborn nila. Sa isang parte ng farm, may mga plant beds din kung saan pwedeng magtanim. Meron ding iba't iba pang hayop na pwedeng lapitan at pakainin. Perfect para sa Biahero families with kids. So hindi nila alam yung pangalan ng goat, kaya tinawag nila Bien goat. That's actually the breed of the goat. These Bien goats are good for dairy. So yung malalaking goats ay Bien goats. Yung mga maliliit, kapirang goat. For me, from my experience featuring different agritourism areas, for me, this is the best looking one and the most complete. Aww. Super! With your space and how you guys curated the whole place, sobrang tourist friendly, I have to say. Very, very tourist friendly. And for all ages. Dito sa Bohol, kaya na rin makapag-around the world. 150 pesos lang ang entrance fee sa park na to. Sulit na yan, pang picture-picture at kung ano pang pauso nyo. Parang BND team lang, oh. Dito ka talaga makakahanap ng masasandalan. Oh no! Saan kaya yung gate dito? Hindi mo na kailangan pumunta sa ibang bansa. Dito pa lang marami na maganda. Katulad nitong taga-Tabuo. Ha? Maganda yung taga-Tabuo. Yan, siyempre, buwing-buwing taga-Garcia. Yan! Hello, guard. May baliw dito. Gusto nyo na statement? Ayan, oh. Kita nyo naman ang laking gitara niyan. Kaya sa loob. Para ka rin nasa loob ng gitara. Most of the food na siniserve namin is mostly because we are a resto bar kami.
So, ang ano naman sa mga bar food. Then, mayroon din ho kaming food na fusion ng Chinese food and Philippine food. Paano naman kung gustong mabusog at matuto ng sabay? Kaya ba yon? The Mushroom Venture started 2017. Nagsimula siya by a chance lang talaga since I am passionate into farming and changed lifestyle din siya. For 30 pesos na entrance fee, pwede nang lumibot sa farm para makita ang iba't ibang kabute na meron sila. Ang mushroom ay may protein, potassium, at vitamin D. Kaya talagang swak din para sa mga health-conscious biheros ang mga pagkain nila rito tulad ng bestseller nilang kumba. Meron ding chicharong bulaklak, kebab, at salad. Tempura, pizza, binagoongan, kare-kare, sisig. Teka, pati ang pinipig sa tsokolate at ice cream, mushroom din. Naks naman ang kabuti, pwede rin makabuti. Ito namang susunod natin hahanapin parang palitaw, lulubog, lilitaw. Buti nilang mabilis sa sasakyan namin para mahabol sila. 5:30 a.m. kami umalis para makapag-dolphin watching. Pero take note, Pieros, shampoohan daw yan. Pwede tayo makakita ng dolphin? Pwede rin hindi. Siyempre, depende yan sa kanila. Meron na dyan, kuya? Ayun! What's important is that you're super early. It's now 6 in the morning, and then to my left, it's just like a phenomenal group of dolphins just chilling, swimming beside us and in front of us. And then to my right, in front of us, meron din major reasons why you should visit this place dahil nga they're out in the wild. They're just free, they're looking for food, and they're actually just happy that we are, you know, just chilling, you know, riding the waves with them. Ganun kay kuya. Hindi ko naman mag-iwag mo. Hindi, hindi pwede. Parang sarap eh, dahil alam natin na parang yung reputation ng mga dolphins ay ano sila, very playful. Ayun! Meron pa ulit yun, oh! Ayun! Sa likod! Ayun! Sa likod! Ang dami nila! Oh! Oh my God! Ang dami nun! Anak ng toko! Kung kaya pa ng oras nyo, pwede nyong bisitahin ang Luway para makatikim ng mga pagkaing Boholano. Isa na riyan ang ginataang Kagang. Para kompleto ang experience, ituturo din ni Sir Pio kung paano hinuhuli ang kagang. Ito yung ang pasgong. Ito yung nagtatrap ng kagang. Yung kagang, pag nilagay mo sa ito sa punta, papasok yan. Nagtitrip yan eh. Tapos nahulog yan. So masasara na. Masasara na. Hindi na magkalabas yung kagang. Kapag nahuli ang kagang, pakakainin mo nito ng gulay sa loob ng 5 araw para maging malinis raw ang loob nito. Ang masarap na luto raw sa kagang, ginataan na may murang buho. Sarap, hindi ba, sir? We are featuring 2 types of dishes at buti na lang si Jumaika, ang aming researcher, ay galing Bohol. Hi, Jumaikes. Hello. Takla. Ano ang takla? And how does it compare to hipon? Hipon is nasa dagat. Mm.
Ito pong takla is makikita po siya sa ilalim ng putik. And then, pag nasa ilalim po siya ng putik, nag-recreate po siya ng loud noise, like clucking. Parang ganyan po siya, sir. Okay. And then, in Visayan term po, meron din po kaming word na takla, which is yan nga po, pagka-click ng tongue mo. Yan, takla. Parang ano? Parang kabayo. Pati ba naman to? Handicrafts na nga, hirap na hirap na ako eh. Tanggalin natin. Konti na lang natin sa akin. Yes. Kapag ipon. Nasang ipon. Dahil mayaman sa tablay ang Bohol, akalain niyong hinahalo na rin ito sa manok? Interesting. Oh yeah. Ilang minuto mula sa dolphin watching area, matatagpuan ang isang marine sanctuary kung saan may libo-libong mga sardinas. At kung kilala niyo ako, hindi ko palalampasing lumangoy kasama nila. Tagal na na ito ah. Sardines are just there, so you don't really have to take up, I guess, you don't have to get a certificate. If you can just dive just a little bit and then may isang tao doon na nag-video sa'yo from afar or underneath, that's gonna be a bonus. That's gonna be a bonus, but what's great about it is that all year round pa kuya, nandiyan ba yung mga sardinas? All year round. It was nice to see the sardines. It's pretty much the reason why we came here. Nice to see different fishes. Very clear, perfect sunny day, which means kitang-kita mo rin kung ano nasa ilalim ng dagat. Love it! Sumubok ng bago! At kumain ng kumain dahil kaya rin ng bulsa. Malayong destination man o malapit, basta game lang tayo lagi, kasamang iba pang biyero. Kayang-kaya natin gawing masaya at sulit ang bawat biyahe.